share ko lang sa inyo ang aking love na industrial wall. So, ayan nga ang aking new room from masikip to maluwag na place. So, kung gusto niyo malaman, keep on watching! Ito yung before ng aking wall. If mag-a-apply kayo ng stucco, cement, ang kailangan dito, or mas maganda dito na flat yung pader. Flat talaga. I mean, mayroon siyang primary paint. Ayan. Ginamit ko dito yung mumurahin lang na paint, color white. So, ito na nga. Ang ginamit ko dito ay stucco cement na binili ko lang sa Lazada. 1 kilo nga ang binili ko. May kasama itong adhesive at yung pinaka-cemento niya. Ang color ko nga dito ay flour. May kasama din siyang instruction sa loob. So, ito na nga. Sisimulan ko na. Bale, kailangan mo ng 1.5 liter para sa 1 kilo ng stucco cement. At isinunod ko na nga isalin ang adhesive niya. Pagkatapos nga nito ay isinunod ko na nga ang pinaka-powder niya. Napakadali nga nitong gawin at sigurado akong hindi ka mahihirapan at kayang-kaya niyong gawin na mag-isa lang. So ayan yung itsura niya. Parang ordinaryong cemento lang. Pagkatapos na natin isalin lahat sa tubig, ay halu-haluin lamang ito. Sabi sa instruction ay 8 minutes pa daw itong hahalo. Habang naghahalo nga ako, ito ang mga option ng color niya. Meron silang Summer Series, Winter Series, Weathered Slate Series, at Earth Series. At nais ko lang sana sabihin na huwag nyo akong gagayahin sa part na yun. Dahil medyo nahirapan ako maghalo dyan. Dahil namumuo yung powder niya sa ilalim. Kailangan flat lang yung paglalagyan nyo ng mixture kasi hindi mo siya mahahalong maigi. Namumuo lang yung semento sa pinakailalim niya. Naka 8 minutes na nga ako nung na-realize kong napakasyong ako sa part na yan. So ito na nga exciting part. Excited na ako mag-paint. Akala ko 8 minutes lang ako naging syunga, hindi pa pala kasi gamit-gamit ko pa rin yung timba. Ito nga pala ang ginamit kong brush na binili ko lang din sa Lazada. Meron ding brush kay Asvesti na ganyan, which is hindi ko binili kasi mahal. Nasa worth 500 plus, diba? Ang mahal. Eh ang bili ko lang dito sa brush ko ay nasa 80 plus. Halos same na same lang. Ganitong brush kasi ang recommended niya. Sa pagpabahid, ayan, pa cross-cross lang yung ginawa. Madali lang siya halos matuyo. At ayan nga ang tatay ko. Sabi niya na lang, gusto mo pala ng ganyang cement finish. E di sana hindi na lang natin pininturahan. O diba, napakasyong ako pero okay lang nandyan eh. At ito na nga ang ating finished product. Halos gidabida nga ako. Sabi sa instruction, 72 hours daw bago makita ang pinaka-effect niya. Kinabukasan ay pinahiran ko nga nito. Clear paint lang siya. Nagtanong lang ako sa mga hardware kung ano ang clear paint nila. At ayan nga ay ibigay sa akin. Same brush lang ang ginamit ko. At ayan nga ang effect niya. Pampakintab lang. Hindi naman siya totally magaspa. Kaya okay lang din na wala siyang pampakintab. Trip ko lang din lagyan. Para kahit man lang sa pader. Glass skin. So ayan na nga. I'm very very happy. Mapapakanta na lang ako na. Sinimulan ko to. Wala naniniwala sa sarili mo. O diba yun, si Bang Bang, habang nagpipaint ako, nagpapakain ako. Diba? Ang cute-cute! So, ito na nga ang final look ng aking craft room. Super duper happy ako sa naging effect. Medyo makalat pa nga lang kasi hindi pa ako totally tapos. At ito ang closer look niya. Ito ang mga sample ko ng pang pictorial. O diba? Ang ganda ng background. Thank you, Asbesti!